mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay mahilig mag-alaga ng halaman? Kasi kung kayo po ay mahilig sa mga pampaswerte, malamang mahilig din po kayo dyan. Kasi ang mga nag-aalaga ng mga may buhay, lalo-lalo na ang halaman, maging hayop, yan po ay swerte din. May dalang swerte po yan sa inyo. Kung ano pinapakita nyo sa kanya, may balik din po itong swerte po sa inyo. Ano po ba ang malas at swerteng halaman na hindi maganda, lalo-lalo na sa harapan ng ating tahanan? Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing, kayo po ba'y nakakita na ng halaman na nagapang po siya, tapos yung mismo ugat niya, nagbabagtingan siyang pababa, tapos dun sa baba, nag-uugat pa po siya, parang style po siya ng balite. Nakakita na po ba kayo ng ganyan? Pero ito, magaganda, kasi siya, pag bumagsak po siyang ganyan, napakarami niya, pwede mo siyang hawiin para po siya dagdag view din. Meron po akong kakilala, sila po ay merong restaurant. Alam niyo po ba, meron silang ganyan. Nung una, wala silang ganyan. Patok na patok ang kanilang restaurant. Nagdagdag sila ng halaman. Ngayon po, wala na po. Lumubog po siya. Ito ay parang giniba na dahil nalugi. Parang nalugi sila sa utang. Yung po mga bossing ay hindi po maganda. Kasi unang-una, di ba paakyat po siya? Nagapang. Paakyat. Maganda, di ba? Paakyat. Tapos gumagapang siya. Parang may balag po siya. Pagkatapos ngayon, ang pinakaugat po niya, pababa. Parang nasa taas ka na, biglang down. Yan po ay pinakamalas na halaman. Ipapakita ko po yan dito sa aking video. Pinakamalas na halaman po yan, lalo-lalo na po sa harapan ng ating tahanan, maging sa inyong negosyo. At mas mainam, huwag na lang kayo magtalim ng ganyan. Dahil hindi po yan maganda. Kung kayo po yung magtatalim ng ganyan at gustong-gusto nyo, eh sa likod na lamang po ng inyong tahanan. Pero masukal po yan. Ako, huwag na po kayo magganyan. Yan po ay titirahan pa ng ahas. Kaya mga bossing, kung kayo po ay bibili ng halaman, or kaya may magbibigay sa inyo ng halaman, tanong-tanongin nyo po muna kung iyan po ay nagapang, or kaya po ay pababa pa ang mismong pinaka-ugat po niya, pinaka-dahon, huwag na huwag yung tatanggapin, or kaya po ay sabihin nyo ay hindi kayo mahilig sa halaman, magpalusot na lamang po kayo. Kasi may kaugnayan po yan sa inyong buhay. Kaya kung kayo pinaniwala sa mga pampaswerte, huwag kayong magtatanim ng mga nagapang, lalo-lalo na sa harapan ng inyong tahanan. At lalo-lalo na, kung ito po ay yung nababanggit ko nga po sa inyo, yung mismong ugat niya, ay bumababa po siya. Ayan. Maganda tignan, kahanga-hanga, kaya lang negatibo naman po ibig sabihin po nito. Ngayon po mga bossing, ano naman yung napakaganda na meron tayo sa harapan ng ating tahanan at pwede rin nating ipasok sa loob ng ating tahanan? Yan po yung halaman na pinakapaborito ko rin sa lahat. Yan po ay ang monstera. Ipapakita ko rin po siya dito sa inyo na malapad po siya. Diba na pinakita ko nga po sa inyo yung wallpaper po namin sa kwarto. Yun po yung monstera, yung pinakadahon. Yun po ay magdadala sa inyo ng swerte. Kung kayo po ay merong ganyan na halaman, ay magdadala po yan ng swerte. Ipasok-pasok nyo po yan. Pero, pwede nyo siyang ipasok siguro 1 week. Kasi inobserbahan ko po yung mga halaman. Kapag po, dahil sa init ng panahon sa ngayon, nag-iiba po yung ano niya, iba pa rin yung nasa labas po sila. Kaya kailangan mayroon kang ka-alternate na halaman kapag po ikaw ay nagpasok sa loob ng inyong tahanan. Mga bossing, ito pa, napakaswerte rin po nito. Pwede po to sa harapan ng inyong tahanan at sa loob ng inyong tahanan. Yan po ay ang banana plant. Pero yung banana plant na halaman talagang pampaso, wala po yung dakta. Pero yung mga banana plant na nasa ano yung namumuno nga talaga ng saging, yan po ay maraming dakta. Hindi po yung maganda sa harapan. Siyempre, lalo na po sa loob. Pero yung halaman banana plant na talagang hindi po siya naglalaki at sa paso lang po talaga inilalagay, yun po ay swerte. Subukan nyo po maglagay po ng ganyan. Tignan nyo po sa inyo pong halaman nandiyan sa inyong lugar, sa may garden sa inyo kung bukas. At magtanong po kayo, swerte po yan mga bossing. Merong lugar po na pinaniniwalaan na ang banana plant na yan ay napakaswerte. At meron pa nga daw hotel na isa sa mga kilala sa may bansang, parang alam ko sa may Canada, kasi nagpunta dyan ang nanay, ay nakita niya, yan eh,
yan ang pan-display sa isang sikat na hotel doon na talaga namang swerte, pinaniniwalaan na nagdadala ng swerte. At yung mga frame po nila, panay banana po ang design. Kaya sinasabi rin po nila na yan po eh, kasi may kanya-kanya po yung pinaniniwalaan. At bawat bansa, kaya sabi ko nga po sa inyo, napakaraming pampaswerte. Bawat bansa ay may kanya-kanya silang pinaniniwalaan nagdadala sa kanila ng swerte. Kaya ganun kadami po yan. Kaya kung kayo naniniwala sa ganyan, subukan nyo po yan. Dahil yan po ay magdadala sa inyo po ng swerte. At iyan po mga bossing ko ang ilan sa mga magagandang halaman na pwede sa harapan ng ating tahanan, maging sa loob ng ating tahanan, at ang mga negatibo na halaman na hindi maganda sa harapan ng ating tahanan, lalo na po sa loob ng ating tahanan. Mainam na alamin po natin yan, huwag po tayong tanim ng tanim na mga alam nyo po pala eh may kaakibat na negatibo, ay pwede pong ilagay sa likod po yan. Kasi swerte naman lahat ang halaman, meron lang tamang posisyon na hindi maganda sa harap, lalo-lalo na po sa loob ng ating tahanan. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!